Sarap, di ba? Feel kotse na. Hindi lahat sa atin din nakukuha agad yung ideal car na gusto nating bilhin. Pag konti ang budget, bibili ka ng second hand o di kaya naman bibili ka ng kotseng mas mababa dun sa talagang gusto mong sasakyan. Parang ito. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil nagbabagong ang tao, nagbabagong lifestyle na kapag ipon tayo, yumayaman at kumikita ng limpak-limpak na salapi, pwedeng-pwede nating gawa ng paraan yan. Pero what if nabalitaan nyo na pwede palang i-trade in yung lumang sasakyan nyo para sa isang bago? Less hassle, hindi mo na kailangan mag-ipon para sa panibagong down payment or sa panibagong sasakyan, o di kaya hindi ka na maiinis sa mga taong bebenta mo ng sasakyan dahil babarating ka lang. Yan ang alamin natin ngayon dito sa Toyota Manila Bay. Hi guys, I'm Stanley Chi and welcome to the latest video of Phil Kotse at aalamin natin yung trade-in program ng Toyota Manila Bay. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe dito sa YouTube channel namin. Click the bell icon para lagi kayong updated sa mga latest videos namin. So, tara na! Kasama po natin ngayon si Ms. Lynn Solomen, isang marketing professional pagdating sa used car dito sa Toyota Manila Bay. Kumusta Ms. Lynn? Good afternoon, sir. Mabuti. Okay lang naman po. Malakas ang benta rito. Yes, sir. Malakas po. Talagang paano ba nagsimula yung trade-in dito sa Toyota Manila Bay? Nag-start po kami, sir, for trade-in 2013 po sa old building namin sa Toyota Manila Bay, doon sa EDSA Extension po. And naisip po namin na tulungan po yung mga client na mag-upgrade ng sasakyan at magbenta ng... Hindi na sila nahihirapan. Yes, sir. Diba? Kasi may mga iba, bibili ng kotse, tapos tatawaran sila, babaratin. Yes, sir. Kayo na bahala. Opo, kami diba? Na po yung mag-aasikaso. So, ito? Dito lang ba ginagawa yan sa Toyota Manila Bay o pwede sa ibang branch? Pwede rin, sir, sa ibang branch. Meron po kaming branch sa Toyota Abad Santos, Toyota Marikina, Toyota Cubao and Toyota Dasma. May mga assessor po kami doon na naka-assign to assess our clients po for trading. I-appraise yung sasakyan nila kung magkano yung presyo, di ba? Yes, sir. O, ayan. Kahit anong model ng sasakyan, kahit anong brand, pwede? Yes, sir. Any brand po. Any year model po, pwede po. Actually, may mga client po na nagtatanong din po. Kung Toyota lang ba? Yes, sir. Opo, kung Toyota lang. Pero kahit anong brand, pwede? Yes, sir. Any year model, even the total wreck cars po, tumatanggap po kami per trade-in. Okay. Paano kung yari, bisikleta, motor, pwede trade-in dito? Bisikleta, sir, syempre hindi po. Pwede. Yes, sir. Sasakyan din yun bisikleta. Four-wheels car, sir. Four-wheel. Yes, sir. Yung mga truck, pwede? Yes, sir, pwede po. Nag-accept kami. Pang-deliver, mga yes, ganun. Pwede. Ano yung pinaka-luma o kakaibang sasakyan na tin-trade-in sa inyo? Pinaka-luma na na-trade-in sa amin, sir, is 1995 Corolla. Actually, hindi alam ng client na may trade-in kami. Hindi niya alam na pwede pala i-dispose yung ganyan. Yes, sir. Nakadisplay na sa garahe niya. Yes po, nakadisplay. So, iniisip niya rin kung paano niya madidispose yung sasakyan. Yung assessor niyo, yun yung nag-appraise ng sasakyan, ito yung presyo. Yes, sir. And then, in-offer niya po na may trade-in po kami. Halimbawa, yung sasakyan mo binaha. Yes, sir. We accept. Natanggap niyo. Yes, sir. Pero hindi po namin siya binibenta as Toyota Certified Used Vehicle. We have accredited trade-in partners po na sila yung nag-acquired po ng mga flooded cars and mga total wreck cars po. Sila na bahala mabarat. Yes, sir. Sila na bahala mag-appraise. Yes, sir. Opo. Okay. Ma'am Lynn, ano mga kapekto sa pag-appraise ng sasakyan? Down payment lang ba? Not necessarily down payment po. Depende po sa condition ng sasakyan. May asking price si client. And then, hindi naman po siya pasok sa appraise value ng assessor po namin. Ganun, sir. Kungyari, bili niya sa kotse niya, 1.2. Yes, sir. Tapos sabihin nung custom maintain, yes, sir. Gusto ko ibenta ng 1.5 to. Kumita pa eh. Hindi ganun. Apo, hindi ganun, sir. Okay. And depende rin po sa market value. Kasi meron po kasi mga client na mataas yung asking price. Hindi yun yung market value ng sasakyan. Okay. May tanong ako kailan ba ang may trading program? Kayo lang? Yes, sir. Toyota lang? Toyota lang. Okay, ah. So, kung yari, meron ako second car, meron akong Fortuner.
second car, tapos gusto ko bumili ng Wigo. Pamigay ko lang. O, kasi friendly ako eh, ganyan. Pag may kinaibigan ako, namibigay ako ng Wigo. Okay sir, pwede naman po. Kung magkano po yung value ng sasakyan nyo, and then same naman po sa value ng brand new, pwede naman po. Straight swap pwede? Yes sir. Talaga? Pero yung amount po ng Fortuner nyo is mababa dun sa price ng amount ng Wigo, mag-a-add, yes sir, magdadagdag ka po ng konti. Eh paano kung yari, masyadong mataas yung value ng Fortuner ko, halimbawa mga 900,000, tapos ang gusto ko yung bagong Wigo na 700, ano, bibigyan nyo ako 200? Yun? Yes sir, magbabayaran ka namin. Yes sir. Okay ha, sige. True check po. True check. Ah. Mamlin, halimbawa, si Manong Driver, gusto i-trade in yung jeepney niya. Okay. Para sa bagong sasakyan. Pwede ba yun? Yes sir, pwede po. Pwedeng-pwede po. Kasama yung ano, yung aso na gumagalaw-galaw sa harapan. Yes sir, pwede po. Lahat ng accessories isama na niya. Tapos yung apat ang kabayo sa harapan ng jeep. Yes sir, pwedeng-pwede po. Basta apat yung gulong. Yes sir. Halimbawa, may bumili rito ng 2019 Toyota Vios. Mm-hmm. Hindi pa tapos bayaran. Gusto niya kagad mag-upgrade. Okay. Kaya bibili siya ng Corolla Cross, mga ganun. Yes, sir. Pwede ba yun? Pwede naman, sir. Kaya lang, kailangan muna natin isettle yung payoff balance sa banko. And kung magkano yung balance, yung matitira po, yun lang yung pwede niyang ibayad sa total balance niya. Total, sakyan, yes, sir. No? Okay. Sabi mo kanina, apat ang gulong. Basta apat ang gulong. Yes, sir. Pwede ba i-trade in yung anong nangyari? Yung mga nanonood sa amin, gusto i-trade in yung asawa nila para sa sasakyan. Pwede ba yun? O yung asawa niya. Pag asawa niya, i-trade in. Yung mga opisina, pwedeng i-trade in. Sir, sasakyan lang po. Sasakyan lang. Hindi, pero may apat na gulong. Dito lang apat na gulong. Halimbawa, ma'am, may i-trade in ako. Ibenta nyo siyempre, di ba? Kailangan pang ano, antayin nating mabenta yung sasakyan na i-trade in bago makapagpalit ng sasakyan, o pagkadala rito ng sasakyan, palit ka agad. Bago nyo sagutin yan, tawagin muna natin si Miss Andrea. Si Miss Andrea Espiritu, nakasama rin ni Ma'am Lynn sa ano, pagiging isang trade-in marketing professional dito sa Toyota ano, Manila Bay. Ma'am, ganda araw. Kumusta? Anong ulam niya kanina? Adobo. Adobo. Okay, sige. Oh, ma'am, narinig niyo yung tanong ko. Kailangan ba mabenta yung sasakyan na yun bago makuha yung kapalit ng sasakyan? O diretsong pag may gusto ko i-trading dito, makukuha ko na kagad? Okay. Yes, pwede po. Pwede nyo na siyang bilhin yung bago yung sasakyan kahit wala pang buyer yung previous car nila. Kumbaga, dali mo dito yung sasakyan, bibilin nyo na yan kahit wala pang buyer. Yes, sir. Automatic, pwede nang palitan or pwede nyo nang bayaran. Yes, sir. Pwedeng pwede. Okay. Kung may pupunta ba rito for trade-in, anong mga papeles na kailangan nilang i-secure o dalhin? Unang-una sir, kailangan ng ORCR, copy of ORCR, and syempre susi, owner's manual. Tools, yung usually na nasa sasakyan kapag binili mo sila sa brand new. So syempre, for the sake of the buyer din po, hahanapin din yung usually na included na po sa sasakyan. Kung yari po kapatrade din ako, pwede ba yan sa mga Toyota Certified Used Vehicles? Yes sir, pwede. Po. Yes sir. Okay. Eh kung ano, magte-trade din ako sa sasakyan tapos hindi nakapangalan sa akin yung kotse. Pero kompleto lahat, owner's manual, yung mga kung ano nakita mo. Yes, pwede sir. Yun nga, we need the necessarily documents na kailangan. Like for example, if hindi sa'yo nakapangalan yung unit, dapat may deed of sale ka from the registered owner na nasa ORC. So, syempre, kailangan kompleto yon with IDs or ORCR, dating previous owner. Okay. Ma'am, ito para madali sa mga viewers natin. Halimbawa, pumasok sila sa Toyota Manila Bay, gusto nila i-trade yung sasakyan, ano yung mga gagawin nila para hindi sila mahirapan? Madaling-madali lang. Punta lang kayo sa Toyota Manila Bay, then pagpasok nyo na dealer, our marketing professional will assist you. Sabihin nyo lang na for trade-in, and then i-assist kayo sa aming department, the used vehicles department. Then makikita nyo kami doon. Then we'll ask our assessor to assist you to assess your used vehicles. Okay, so madali lang. Papasok sa entrance, pupunta sa trade-in na section ng Toyota, yes, hahanapin kayo. Yes. Pwede ba makita itsura nyo pag naka-face mask para makilala kayo? Kasi syempre, hanapin mo, nakapit yung mas kayo.
Ma'am, meron ba kayong mga promo dito para sa mga Phil Ponce viewers natin, para sabihin nila, nakita ko yung video ni Stanley Ching, kinausap kayong dalawa. May mga promo ba dito para mas makatipid sila? Yes sir, meron po tayong rebate promo. If Toyota yung previous car mo, then syempre Toyota din ang bibili mong bago, may trade-in promo kami na in-offer. So on top of the assessment value, we offer additional trade-in rebate para sa bibili mong bagong sasakyan. Actually, you can get up to 35,000 pesos for the trade-in rebate. Okay. Kung may influencer na pumasok dito sa loob ng Toyota Manila Bay, tapos gusto nila kumuha ng sasakyan, kapalit ng shoutout, ite-trade-in nila. Pwede ba yun? Yes, sir. Pwedeng-pwede. Basta ikaw. Basta ako lang. Yes, sir. Basta ikaw lang. Okay, sige. So ayan, nakita nyo na guys, napakadaling pumunta rito sa Toyota Manila Bay, i-trade in yung mga lumang sasakyan ninyo, or kung gusto nyo ibenta yan, dito na sa Toyota Manila Bay. So kung nag-iisip kayo mag-upgrade ng sasakyan, pumunta na kayo dito sa Toyota Manila Bay para ma-appraise ang sasakyan nyo at mabigyan kayo ng quote sa mga gusto nyong auto na bilhin. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan na pinapalala sa inyong lahat na i-follow nyo naman ako sa aking YouTube channel, youtube.com/stanleychi. Meron ako mga social media accounts, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. I-follow nyo ako ron. At syempre ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Ponce. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philconce.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, Ponce ba? Phil Ponce na!